Eddie sa NBA? Tila hindi nakumbinsi ang mga fans sa ipinakitang laro ni Eddie sa debut game niya sa Memphis Grizzlies laban sa Dallas Maverick. Kung ihahalin tulad ang laro ni Zach Eddie sa pambato nating si Kay Soto, ang masasabi ko ay sobrang layo. Para sa akin, mas magaling pa si Kay Soto dito. Ramdam yan mismo ni Yuki Kawamura nga mas flexible pa si Kay Soto kumpara ni Zach Eddie. Sobrang season na maglaro si Kay Soto. Wala nang kinakatakutan. Kahit sino pa yan nga import ng Japan B-League. Malaki talaga ang kaibahan sa NBA kumpara sa Japan B-League. Halos kanya-kanya lang nga diskarte ang style ng mga player sa Japan B-League. Pag nandun lang sa NBA si Kai ay tiyak nga gugulatin ni Kai ang buong mundo kasi ibang-iba ang system ng isang NBA team. Ang NBA ay hindi nagbabase sa mga star player. As long fit ka sa system ng kalaban, ay gagamitin na gagamitin ka nila. Ika nga mindset winning ang pinahalahan nila. At dito pasok na pasok si Kay Soto sa lahat ng aspect as a big man. Maganda ang timing ng depensa ni Kay Soto at kung ma-develop pa yon ng husto, ay itiyak nga mas mamamaw pa itong si Kay Soto. Maraming NBA team nga gustong kuhanin si Kay Soto. Para sa akin, kahit anong offer nga ibigay ng bawat NBA team, basta ang importante ay makapasok at makalaro ka NBA, ay sa tingin ko ay mababago rin. Basta maipapakita mo lang ang husay mo sa laro, ay tiyak nga magbabago yon. Sa tingin ko dapat, pagtuonan ng pansin ni Kay ang circle niya, lalo na sa mga staff nga nagmamanage sa karera niya. Maraming mga elite player nga naghahangad nga makapasok sa prestyusong liga ng buong mundo yun ng NBA. Huwag sana gamitin si Kay Soto sa pera, huwag magpa-auto sa mga nagmanage sa kanya, but i-grab mo na. Kay kahit maliit man yon, tatwa, importante makapasok ka sa NBA. Kasi malaki pa ang chance nga maging regular player ka sa NBA kung maganda ang ipapakita mo. Yamlaki ang tiwala namin sa iyo, Kay. Huwag sayangin ang mga pagkakataon. Huwag umaasa sa mas malalaking offer. Kahit ano pa kaliit ang pinto ay pasokin mo. Huwag magpagamit sa mga nakapalibot sa iyo. Dapat last year pa ay nasa NBA ka na. Habang maaga pa, ay dapat na kayo magpalit ng ibang promoter. Dapat ang goal ng promoter mo ay ang makapasok ka sa NBA, hindi yung nag-expect pa ng magandang offer. Dahil alam naman natin nga maliit lang talaga ang chance sa nga makapasok at mabigyan ng offer sa isang NBA team. Narito lang kami sa palagi nga nakasuporta sa iyo, Kay. At malaki ang paniniwala naming mga Filipino nga makapasok ka sa NBA. Sa ngayon, patuloy kami sa pagsuporta sa mga laro mo sa Japan. B-League, stay strong, K, and stay healthy.